Tinimber po ako. So yung kay Utlong po, inupiran ko siya na magtrabaho sa akin. Tapos sabi ko, kilala ka naman sa social media, so pwede ka rin mag-vlog. Bibilihan kita ng cellphone. Bukod sa may cellphone ka, magtatrabaho ka pa, may sahag ka sa akin. Ama. So magandang opportunity. Kasi sabi ko, siya kasi nakikita ko nang hingi-hingi. Sabi ko, masarap pa rin kumita ng pera pag pinaghihirapan natin. Tama. So yun, so tinupad yun, binigyan ko siya ng cellphone. Oh. Para lang din doon sa mga nagtatanong kung anong nangyari kay Utlong. So binigyan ko siya ng cellphone, tapos after sa Pasay Mall kami bumili. After nang binilihan, hinatid ko na siya, papunta na, na kami sa tindahan ko kasi mag-umpisa na kami. Sabi niya, uwi daw muna siya doon sa bahay nila, may kukunin lang siya, tapos pupunta na lang siya doon sa babalik. Tindahan. So Buendia, nakasasakyan kami, dala ko sa sasakyan ko, papunta sa tindahan, nagpababa sa Buendia, hindi na siya bumalik, hindi siya nag-duty sa akin. So yun po yung update ko. In other words, nabudol ka. Hindi. Minulto ako ni Otlong. Ginos ka. Hindi, kasi ako naman Sir Chinky, di ba sinabi ko na hanggat kaya kong tumulong, kung kaya ko naman. Di ba, wala na kasi tayong magagawa kung yung taong gustong tulungan natin ayaw tulungan yung sarili nila. Tama. Kung ano gusto nilang gawin sa buhay nila, ay hindi ko na po, wala na po tayong magagawa doon. Kasi ako naman yung part na gusto ko sana makatulong. So ginawa ko naman, kaya lang sila yung ano. Alam mo, ito lang Leo, habang pinapanood kita at habang nagsalita ka, nakikita ko yung ano, kabutihan ng iyong pusa. Yes. Sabi nga, naniniwala kasi ako, pag nag-share ka ng blessings, mas maraming blessings na babalik sa iyo. So naniniwala ako doon. Kaya hanggat maaari ngayon, kung kaya kong tumulong, pero siyempre hindi naman lahat, di ba? Kasi hindi pa naman tayo mayaman. So yung mga ano lang, tulad ng mga friend ko dati na walang trabaho. So kinukuha ko ngayon. Nasa akin yung iba naman yung ayaw talaga magtrabaho, walang tayong magagawa doon. Di ba siyempre kasi naintindihan ko rin naman yung sitwasyon kung ano talaga yung kahirapan. Di man ako mayaman pa ngayon, pero yung hirap, di ba kung may chance naman tayo na para makaunahon sa kahirapan, bakit hindi natin gawin? So yun po.